Nasaan ang nanay mo, maarte? Palabasin mo nga. Sabihin mo gusto ko siya makausap. Bakit po? Huwag ka nang maraming tanong. Gusto ko siya makausap tungkol sa tatay mo. Mara, bakit? Sweetheart, ang aga mo yatang nagising, ha? Maaga ka bang papasok sa opisina ngayon? Hindi naman. Hindi ako masyadong nakatulog kagabi. Maaga pa ako nagising. Eh, ayoko magbabad sa higaan kahit dito na ako nagpaabot ng sikat ng araw. Palagay ko alam ko na kung bakit. Dahil siguro doon sa pinagtapat ko sa iyong kalokohan ni Clara, no? Nagtataka kasi ako sa batang yan, eh. Kahit anong pangaral ang sabihin natin sa kanya, kahit paano natin ituwid, talagang matigas pa rin ang kalooban ng batang yan, eh. Kaya hindi ko na alam kung anong gagawin sa batang yan. O din nga, nagtatake. Pinamulat naman natin sa kanya, puro magandang pag-uugali para pamarisa niya. Lumaki siya sa magagandang asal na nakikita niya. Eh, parang walang nangyayari. Habang lumalaki siya, lalong para bang nagiging... Ewan ko, ayoko isipin. Hindi ko nga malaman kaninong ugali kumuha yung batang yan, eh. Excuse me po, ma'am. Ano pong lulutuin kong breakfast? Ako na lang magluluto. Susunod na ako. Sige po. Sweetheart, luto mo na. Sige. Hindi nga ako magtataka kung walang minana si Clara sa ugali ng mga Castillo del Valle. Pero huwag naman sanang manahin ng batang ito ang ugali ng kanyang ama na sagad hanggang buto ang masamang ugali. Kung alam mo lang, Almira, hindi ka magtataka kapag nalaman mong hindi mo tunay na anak si Clara. Pumasok ka muna sa kwarto mo. Mupo ka. Huwag ka nang mag-abala pang gumawa ng kagandahang asal, Susan. Dahil hindi naman bagay sa'yo, eh. Kikilos ako at magsasalita sa paraang gusto ko. Isa pa, hindi na naman ako estranghero sa bahay na ito, eh. Hindi naman siguro kaila sa'yo na ako ang pangalawang asawa ni Gary. Ano ba ang pinarito mo? Wala naman. Nakipag-unahan lang ako sa'yo. Dahil alam ko, pagkatapos ni Mara at ni Cardo, ikaw naman ang susunod na susugod sa akin para makiusap, di ba? Para hindi ka na mahirapan, ako lang pumunta sa iyo dito. Hindi ka pa mapapagod. Ano ba pinagingit-ngit ng loob mo? Bakit kailangan ka pa makiusap sa iba para lang pakiusapan ako na layuan si Gary? Hindi pa ba malinaw sa'yo? Hindi ka na mahal ng asawa mo. Ipinagpalit ka na niya sa akin. Ano? Nalaman ng mami mo na ikaw ang naglagay ng pera sa kagamitan ni Eris? Oo, Uncle.
Nasabi niya, may nakakita raw sa amin ni Caro nang ilagay namin yung pera na yun. Eh, akala ko ba sinara niyo yung pinto na kayo lang ni Caro lang nag-uusap doon? Kaya nga nagtataka ako, Angel, eh. Dahil nung sabihin ng mami na may nakakita sa amin dalawa ni Caro, eh, wala namang ibang tao doon. Pero alam mo ba, Angel, binawi ng mami ko yung sinabi niya. Ngayon ang sabi niya, hinuhuli lang daw niya ako. Pero pakiramdam ko, pilit lang yung pinagtatakpan yung taong nagsabi sa kanya. Eh, si Carol lang naman ang ibang taong may alam nun. Eh, kinorner ko na nga si Carol, Angel, pero wala eh. Wala rin siya sinasabi. Eh, sino pa magsasabi sa mami mo? Teka, teka. Huwag mo sabihin pinaghihinalaan mo ako. Bakit, Angel, may ibababa akong dapat paghinalaan? Clara, alisin mo sa isip mo na ako yun. Itanim mo dyan sa isip mo na dito sa pamamahay na to, ako ang pinakamatalik mong kaibigan. Akala ko tutulog yung kinalinita. So palagi mo kaya babalik kami rito kung nandun siya? Ha? Hindi pa kumarito si Linita, Negro. Hindi ko pa siya nakikita rito eh. Boss, mas nakakutob ng loob ko ah. Pumunta ka sa bahay. Palagay ko tama yung naalaan mo. Sige na! Wala akong makitang dahilan para ipaubaya ko sa iyo ang asawa ko. Hindi pa ba malinaw sa iyo na wala na siyang kaamor-amor sa iyo? Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ang asawa ko. Bakit? Gusto mo pa bang marinig yan sa kanya? Gusto mo malaman ang totoo? Ano ka? Manhead? O nagkukunwaring walang pakiramdam? Isa nga muna, Linita. Ano ba ang pinarito mo? Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Kung kayo, nakikiusap sa akin, nalayuan ko si Gary. Ako hindi. Inuutusan kita. Ikaw ang lumayo kay Gary para walang gulo. Ang kapal rin ang mukha mo, ano? Ako ang inuutusan mong layuan ang asawa ko samantalang ikaw itong kumakabit lang sa kanya? Para siguro sa ikatatahimik nating lahat, di ba? Ikaw ang dapat kumutusan na layuan ang asawa ko dahil ikaw ang magulo sa pamilya ko! Malayong mangyari sinasabi mo eh. Hindi totoo yan. Alam mo ba, mahal na mahal ako ni Gary. At mahal na mahal ko din siya. Eh ikaw, mahal ka pa ba ni Gary? Ako ang pinakasalan ni Gary kaya ako may karapatan sa kanya. Ganyan ba kayo mga kerida? Mas malakas sa loob ninyo mag-utos at tunay na may karapatan sa lalaking sinasabitan ninyo? Desperado ka na ba sa buhay kaya asawa na may asawa ang gusto mong agawin? Ang kapal na mukha mo! Ganon ah? Walang iyaw ka! Iisa lang ang hinahayaan kong sumampal sa mukha ko. Ang asawa ko. Ang susunod na magtatangka, ibabalik ko sa kanyang pagmumukha. Walang iyaw ka talaga! Ano ba? Sinisigawan mo na ako ngayon! Sinisigawan mo na ako!
Sundan mo, baka tumalon sa ilog. Susan, mag-uusap pa tayo. Ha? Mag-uusap pa tayo. Papasok sa opisina? Hindi rin ako mapapalagay kapag nandun ako eh. Ba't hindi mo kausapin yung anak natin kaysa naman yung ganyan sumasama ang loob mo at nagwawalang tibo ka lang? Eh ano pa ipaliliwanag ko sa kanya eh, binawi mo na pala yung sinabi mo sa kanya. Eh, kung sasabihin naman natin si Carol nagtapat sa atin eh, pag-iinitan niya yung bata. Ewan ko ba, hindi ko na rin alam minsan kung paano ko itutuwid yung batang yan eh. Pag pinagsasabihan mo, andong magiging sensitibo. Pagkatapos, sasama ang loob. Hayaan mo, kakausapin ko. Pero mag-uungkat ako ng ibang bagay para hindi siya makahalata. Hindi dapat natin pinalalampas yung kalokohan ng batang yan eh. Pakiusap lang, sweetheart, ha? Huwag mo siyang sasaktan. Kaisa-isa nating anak yan eh. Ayoko namang sumama ang loob niya sa atin, lalong-lalo pa sa'yo. Gaya ng sabi mo, sweetheart, ah, anak natin siya. Eh, sinpabawa kong nawa kung di tayong dalawa. Diba? At huwag kang mag-alala. Walang madadamay dun sa pag-uusapan namin. Ayoko talaga sumama ang loob niya sa atin. Mahal ko si Clara eh. Mahal ko ang kaisa-isa nating anak. Kapag talaga ang mukha, no? Siya pang naglakas sa loob na subugo dito at utusan ka na layuan ang sarili mong asawa? Naku, Mare, nakapanginginig ng laman. Ang sarap sampalin. Sinaktan ka ba niya, Mare? Hindi, Lagring. Siya ang sinaktan ko, kaya nagalit siya ng gusto sa akin. Dapat lang! Ano ako, nandito kami at aas-aasa siyang gano'n sa harapan mo? Naku, dahil mahirap na magsalita eh. Makakatanggap siya ng pinakamasakit na kurot sa talambuhay niya bilang babae. Ay naku, CG. Kurot lang pala nga abutin sa'yo eh. Sa'kin, naku, Mari, dadaganan ko yan. Tingnan natin kung hindi napisak yan na parang kamatis. Patayo. Ano ginawa na asawa mo? Nawat niya kami. Anong pangabang magagawa niya? Eh, pero nasa lubong namin siya kanina. Hinahabol yung impactitang si Lenita. Hayaan natin siya. Ngayon natin matitimbang kung sino sa amin ni Lenita mas mahalaga sa kanya. Tama rin kayo, CG. Lagrin eh. Hindi ako dapat maging sunod-sunuran sa lahat ng gusto ni Gary. Dapat tibayan ko ang dibdib ko. Hindi ako basta papayag na maagaw sa akin ng ibang babae ang asawa ko. Pamamahay ko! Bakit? Ako ba nag-iskandalo? Ang tinutino na pakikipag-usap ko sa asawa mong tigre, bigla na lang niya ako kinatkatan ng kinatkatan. Ano gagawin ko? Hindi ako lalaban! Eh bakit ka pumunta sa bahay ko? Wala sa usapan natin yun! Ay, kakausapin mo pa si Susan? Ano ba sabi ko sa'yo? Ako! Ako ang makikipag-usap sa kanya! Ako ang bahala sa lahat! Hindi lang ako nakapunta sa'yo kagabi kung ano na pinagagawa mo! Eh, ang kasi nasama na loob ko sa'yo eh! Na hindi mo man lang inalam kung ano kalagayan ko, kung buhay pa ako o huminga pa ako! Hindi nakasikaso ko! Meron akong kausap dito! Wala pa akong tulog, sa'yo na ako dumiretso! Ikaw, alam mo ba kung ano nangyari sa akin? Alam mo bang sinugod din ako ni Cardo? Sinaktan niya ako, Gary! Ano? Sinaktan ako ni Cardo! Ano sabi mo? Hindi lang niya ako sinaktan. Alam mo ba, pinagtangkaan pa niya ako ng masama. Hmm.
Totohan ay liit.